po dito. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao, hindi sa siya ay nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Amen. So, nakita po natin mga kapatid, di po ba, sa akin pong binasa na ang Lord po na makapangyarihan ang siyang may-ari, sabi po dito, ng lahat ng bagay na tinatamasa po natin sa mundo ito. So, ang question po, bakit kailangan pa natin magbigay, di ba? Kasi siya naman yung nagmamay-ari ng lahat ng bagay. So, parang hindi naman na niya yata kailangan lahat. Pero sabi nga po dito sa ating pong binasa, kahit wala po tayo, still, Diyos pa rin po siya. Diyos na nanatili. Pero sabi nga po, bakit kailangan nating magbigay? Alam niyo po ba mga kapatid na kung may benefit po yung nakakatanggap, may benefit din po yung nagbibigay. There's also a benefits in giving. At yun nga po, isang bagay po dito is para, sabi nga, ay pukawin yung ating pong mga puso or yung ating pong mga buhay upang pasalamatan ang ating Diyos na buhay. At isang pagkilala po ito, sabi nga, na tayo po ay nagtitiwala sa ating Diyos na nagbigay po sa atin ng buhay. Kumbaga, di po ba pag may nagbigay po sa atin ng isang bagay, ay as a gratitude, ay nagbabalik din po tayo, di po ba, sa kanila ng regalo or any presents, di po ba, na nais po natin ibigay po sa kanya or as a sign of our appreciation. So isang bagay po dito, giving make us feel happy. Nararanasan niyo po ba yan? Amen. So, sino po yung hindi nakakaranas? Sino po yung burden dito ang pagbibigay? Ayan. Kasi ako po, honestly, nung hindi pa po ganun ako ka, kumbaga, hindi pa po ka-open yung aking pong puso sa pagbibigay, burden po sa akin. Kasi sabi ko, mababawasan na naman yung sahod ko. Ang laki-laki, sayang. Di po ba? So, hindi pala ganun. Nung natutunan ko po na magbigay at itinuro po sa akin ng Lord kung paano magbigay, yun po pala yung pakiramdam. So, it makes me feel happy. And number two, giving is good for health. Naniniwala po ba kayo that giving is good for health? Siyempre, pagka masaya ka, siyempre andun yung, kumbaga, yung cheerful attitude. Siyempre, masaya ka. So, kung masaya kang nagbibigay, masaya ang puso mo. So, it follows the whole body, di po ba? So, yun po. At pangatlo, giving helps social connection. Siyempre, di po ba sa mga local churches natin, sometimes may mga humihingi po ng tulong or sa mga nangangailangan na lang. Not to the point naman po na kailangan po nating i-post. Kasi minsan, di po ba, may mga nagbibigay na kailangan pang i-post sa social media. Pero ito po, kumbaga ay it helps social connection in the way na dadami po yung ating pong mga kakilala, mga kaibigan, and at the same time, napapapurihan po ang Lord sa pamamagitan po ng ating pong mga buhay. Not to the point na yung ating pong mga sarili, ang ating pong maitaas. Di po ba sabi ni Pablo, magpapasalamat sila dahil sa inyo. So, yun. So, kumbaga makikilala po nila kung sino po yung Lord na ating pong pinaglilingkuran. And next, giving is contagious. Sino po dito yung nahawa? Ako nahawa ako, honestly. Kasi as a church po dito sa ating pong iglesia, kung ang isang iglesia po is sabi nga generous or giver yung mga member, mahahawa ka po talaga eh, di po ba? Siyempre mahihiya ka sa sarili mo, ikaw lang ang hindi nagbibigay. So parang maano ka din po na
na magbigay. Ayan. At nakakatuwa lang po talaga, di po ba, sa ating pong iglesia na halos lahat naman po is generous pagdating po sa pagbibigay. At yun nga po, talagang napakalaking bagay po tayo po ay taos sa puso yung ating pong pagbibigay. At lagi po nating tatandaan, di po ba, na yun nga po, mahal ng Lord yung pong nagbibigay ng bukal sa kanya pong puso. Di po ba sabi, pagka kumbaga napipilitan ka lang, huwag na lang, di ba? So, mas maganda po na yun, isipin po natin lagi na mahal ng Lord yung nagbibigay po ng with a cheerful heart. So, yun po at magandang gabi po sa ating lahat. Let us pray, mga kapatid. Yes, Lord. Once again, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kabutihan niyo po sa aming pong mga buhay, sa pag-provide lagi, Panginoon, ang aming pong mga pangangailangan, Panginoon. Tunay nga po na kinikilala namin, Lord God, na kayo ang Diyos na makapangyarihan at may lalang ng lahat ng langit at lupa, Panginoon, at marapat, Panginoon, na magbalik po kami sa inyo ng aming pong pasalamat, Panginoon. At papuri, Lord God, sa pamagitan po ng aming pong pagbibigay ng aming pong mga tithes and offering, Lord. At sa mga oras na ito, Ama, patuloy nga po na basbasan niyo nga po, Lord, yung mga kamay na magkakaloob. At patuloy, Ama, na ipaunawa po sa aming Panginoon kung gaano po kahalaga, Panginoon, yung pong magbalik, Panginoon, ng nararapat na para po sa inyo. At magamit lamang po ito, Panginoon, para po sa inyo pong kalwalhatian. At Lord, tunay nga po na sa inyo po namin pinagkakatiwala ang salaping ito. At patuloy, Ama, na sa mga kamay na magkakaloob, patuloy nyo nga pong pagpalain, Panginoon, pakaingatan, Panginoon, at patuloy, Lord God, na iparanas, Panginoon, yung pong mga pangako nyo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa ayon po sa inyo pong mga salita, Panginoon. Salamat at sa inyo po ang lahat ng kapurihan at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.